Tuloy na po ang pagbubukas ng klase sa mga paaralan sa darating na Agosto 22, ngayong araw, July 25, simula ng enrollment sa mga public schools. Samantala, sang-ayon naman ng National Parent Teacher Association na maipapatupad ang face-to-face classes sa kabila ng patuloy na tumataas na mga kaso ng COVID-19 sa bansa. At ngayong araw, ang sona ng Pangulo. Ano nga ba ang inaasahan ng Parent Teacher Association sa lalamanin ng unang State of the Nation Address ni PBBM? Ngayong umaga, makakapanayan po natin ang founding president ng National Parent Teacher Association, si Sir Willie Rodriguez. Good morning po, Sir Willie! And welcome po sa kada umaga. Okay. Good morning and blessed Monday, no? Ma'am Pia and Sir Tony Pet. Magandang umaga po sa Sir Willie, klaruhin lang po namin, payag po ba o aprobado po ba ang, sa inyo ang pagbubukas ng face-to-face classes sa August 22? Ay, payag na payag po ang buong PTA po natin ng mga magulang, no? Sabik na po yan, no? It will resolve everything. Talaga pong we've been pushing since 2021. During the pilot testing, magkaroon talaga tayo ng face-to-face classes. Sir Willie, hindi po ba kayo nangangamba na may nare-report po tayo ng mga tumataas na COVID cases? Do you think this is going to be a little dicey para sa ating mga estudyante? Tapos meron pa tayong idagdag nyo na rin po yung problema natin sa transportasyon ayon po sa mga ilang report. Baka daw hindi kayanin ng number of buses or number of public utility vehicles natin ang pagdagsa ng dami po ng mga estudyante sa pagpasok po nila. Ang tungkol po naman po sa ating sa COVID po, no, hindi na po mawawala yan. So we need to learn to live with COVID na, no? And then, at marami naman po tayong ginagawa ng ating pamahalaan sa pagsug po nito, no? Tulad ng ating mga vaccine. And then, we must need to live with COVID, And then, siguro po mawawala na po about COVID, medyo hindi na po problema yan. No? Adjustment na po yan. Sa transportasyon po naman, I would like to reiterate, no? Yung ating mga public schools is built within the area, ng catchment area. Ang problema lang po natin dyan, yung mga teacher, yung mga magulang na nagtatrabaho, at saka mga college students, no? Kasi po nung araw, talaga pong nakakapasok yung ating mga buses, no? Lalo na itong nagagaling sa ating area ng Bulacan, Cavite, Laguna, na nakakapasok isang sakay lang. E ngayon po nga nagkaroon po tayo ng PTX, meron po tayo sa Valenzuela. So nadadagdagan po yung kanilang number of rides, no? At saka yung pag-aantay. So yung po sana ang masolusyonan, no? At yung po sa ating pasukan ngayon, no? Meron po tayong tinatawag na naantala po yung ating pag-aaral dahil hindi po handa sa sa ating online learning, no? Nagkaroon po tayo ng learning gaps. Ito pong pagbubukas ng klase this August 22, ngayon na po ay enrollment po, no? Isa po ito sa paraan sa cope up sa ating learning gaps. Sir Willie, si Wedge po ito, inatasan na ho ni Pangulong Marcos si Vice President Sara Duterte reviewin yun pong implementation ng K-12 education system, bagat may mga ilan hong mga grupo na sinasabi ayaw ho nila ng senior high school program. Ano ho ba ang stand ninyo dito sa bagay na ito? And the second question po is, may ilang mga grupo ng mga guro, baka po pwede naman daw ma-adjust man ng September sana ang opening ng classes, kaya lang una na ho sinabi ni Vice President Sara, sorry teachers, tuloy na tayo ng August. Actually po, no, ang aming BTU, yung Teachers Union, yun po yung aming mga teachers na nakatuwang, nakaakbay ng guro, na we are representing them, ay nag-post po kami nung panahon about nung nakaraan, 60 days implementation ng BTU, no, na inaproban po ng ating Pangulong Duterte. Sana po, maintindihan po ng ating mga teacher, we need to cope up with the learning gap, no?
So ang DTU po naman ay sumusuporta po sa ating ano, sa ating Vice President Sara Duterte doon sa kanyang at opening of classes this 22. So meron pong paraan diyan ang tulad ng ano no, okay, meron pong pwedeng ibigay ng incentive sa ating mga teachers. Yun po yung ano, okay? And about doon sa ating ano K12 no, we have a survey no sa National PTA. Ang ano po doon is 84% wag pong ituloy. Pero po kulang po din po kasi sa information yung ang ng ano benefits ng K12 no, ang ating mga magulang. Kasi po naging comment po nila yung hindi natutupad yung after K-12 ay mayroong kaagad trabaho. So ito po ang dapat tingnan ng ating pamahalaan, yung pagbibigay ng trabaho sa ating K-12 graduates at yung pagbibigay ng priority. No? And then yung tulad po ng yung ibang ano, i-review po ulit dahil po marami pong kulang doon sa ating K-12. Sir Willie, ang mensahe niyo na lang po para sa ating mga magulang na maaring nagdadalawang isip po rin tungkol sa face-to-face classes, pati na rin po sa ating mga teachers at estudyante. Sa ating po mga magulang, no? Konting ano, basa po ng information, meron na po tayong social media, no? Napakadali na pong makipag-interact sa ating mga teachers, ating kapamalaan sa local government. Ang PTA po kasi no, ngayon is meron po tayong social media no, na nagawa po natin noong 2013. At ang na po, no, nagpapasalamat po kami sa panahon po ni Kaliling, nanahililing ng DepEd, ay nagbigyan po ng importansya ang PTA. No? At saka naging ano po, yung po naging tulay no, para at least mabigyan ng pansin ang mga magulang, ang estudyante at mga teachers. No, dumakas po ang komunikasyon natin sa ating DepEd. No? Lalo na po ngayon ang ating presidente at vice presidente ay magka-tandem. At napapasalamat din po kami no, kay Yusek Densing. No? From DILG, Yusek Secretary po siya, ng, Yusek po siya sa DILG na ngayon po ay Yusek po ng DepEd. Na siya pong tumutulong sa amin ever since, no? At saka po yung mga USIC ni Kaliling, talaga pong napakabilis ng interaksyon, no? Within 5 minutes, sumasagot po ang DepEd at ang DILG po sa PTA bilang stakeholders po. Maraming salamat po, Sir Willie Rodriguez. Sana po talaga ipag-pray natin na magiging maganda ang pagbubukas ng mga schools natin this August. Maraming salamat po. Thank you po, ma'am. Puntahan naman natin si Mao at si Tony Pet, guys. Maraming salamat. Samantala, kumuha naman